malayo na tayo sa encomienda ng Senyor Juancho. Maaari ko bang magtanong? Nasa ang lugar mo pa kami? Nandito kayo sa Maynila. Sumama kayo sa akin. Paano ang mga Indio sa aking encomienda? Sinong tutulong sa kanila? Kapag hindi mo ipagkaloob ang nais ko, tatlo na silang babagsak dito! Humihina ang kanyang dungan, kaya siyang nagpapaubaya sa nais ng dayo. Maghanda ka na, Juancho. Mababasahin ang inihingi mong kapangyarihan. Malaya, nakikiusap ako sa'yo! Kapangyarihan ko, Tagalay! Kasi nasamo ko, nalisanin mo ang katawan ko! Oh, ang gala niya! Lumalabas na wala ka ng kapangyarihan. Mahiya ka ngayon, Indio. Si Magayon! Nabigo tayong lahat. Nagtagumpay ang dayo. Senyor! Nakakulong na ang dalawang bihag. Nadinig mo? Indio? Nakakulong na ang mga bihag. Patawarin mo kami sa aming nagawa sa'yo. Din namin yan. Nasaksihan din namin ang lahat. Kung totoong may mahalagang bunga kailangan ito pa rin si Malaya, bakit nangyari ito Magayon? Hindi ko alam. Tanging si Laon na lamang ang nakakaalam. At si Malaya, paano siya ngayon? Nasa kamay na ng mga dayo ang kanyang bagong kapalaran. Tumupad ako sa kasunduan natin, Juancho. Hinihingi ko rin sa'yo. Natuparin mo ang iyong salita. Ano? Pakawalan mo ang mga bihag. Anong akala mo sa akin? Tumutupad sa salita? Sa isang Indio lamang na gaya mo? Wala silang kasalanan sa iyo, Juancho. Pakawalan mo sila! At ano? Anong gagawin mo? Kaya ikaw, kasama ng mga bihag, ay hinahatulan ko ng kamatayan! Senyorita, inyo pong inumin ito, mainom mo ito upang maging mahimbing ang inyong tulog. Salamat. Senyorita, iniisip niyo pa rin ho ba ang pake niyo sa Gobernador General? Hindi, Rodora. Hindi ko mawari, ngunit bigla akong binalutan ng kaba at pag-aalala. Senyorita, kanina ho kayo nag-aalala? Isang malapit na kaibigan. Nagsisilbi siya sa aking papa. Simeon ang kanyang pangalan. May kasunduan tayo, Juancho. At yun ay narinig ng lahat na kapag ka nakuha mo ang nais mo, ay pakakawalan mo ang mga bihag! Yun ang pasya ko! Kayong tatlo ay hinahatulan ko ng kamatayan! Kakala ko ba? Ang mga Kastilang tulad mo ay may pagpapahalaga sa inyong karangan. Sa inyong salita, Senyor. Nasaan ang iyong karangalan?
Nasaan ang iyong salita? Javier! Ipunin ang mga taga rito. Meron akong anunsyo. Masusunod, senyor. Kung ganun ho, senyorita, wala ho kayong dapat ipag-alala sa inyong kaibigan. Pagkat nasa pangangalaga ho siya ng inyong papa. Doon ako natatakot, Rodora. Hindi totoong mapag-alaga ang papa. At napatunayan ko na yan. Kaya't hindi mo maaalis sa akin na mag-alala kay Simeon. Kung ganun ho, senyorita, hayaan na lang natin ng Panginoong Diyos ang mga alaga kay Simeon. Pagkat batid ko ho na walang maaaring maganap na hindi pinahintulutan sa itaas. Buenas noches! Kilala niyo ba ang lalaking ito? Siya ang aking indio, si Simeon, ang dating tapat na naglilingkod sa akin. Higit pa riyan ang mangyayari sa inyo sa oras na magtaksil kayo manlaban sa aming mga Kastila. Batid naman ninyo na ito'y malaking kasalanan sa Espanya. Kaya't bukas na bukas ay ipapataw sa kanya ang parusang kamatayan. Gagawa ka ng paraan para mailabas ka dito. Hindi ka nila mapaparusahan pa nga, kuya. Hindi mo ako pinigilan kanina. Nailigtas ko sana sa Simeon. Kung wala ako kanina, maaaring napaslang ka na rin kasama matandang babaylan. Kaya kahibangan itong nagawa mo. Hindi mo dapat pinapahamak sarili mo dahil lang kay Simeon na hindi mo kaano-ano. Ngunit kapatid ko siya. Si Simeon Tuhay. Huwag mo akong niloloko. Kailan ko lang nalaman na may kakaibang lakas si Simeon. At yun ang kakaibang katangian ng nawawala akong kapatid. At ang higit na nagpatunay sa akin na siya ang aking kapatid nang malaman kong malaya ang pangalan niya bago siya dalhin ng mga dayo rito. Iisa ang magulang namin. Kulit wala akong nagawa. Wala akong nagawa ang pangiligtas siya. At dahil sa iyo yun, na kinikilala kong kaibigan. Kinalulungkot ko na siya pala, kapatid mo. Ngunit hindi magbabago ang katotohanan na pinaslang niya ang aking baba.
Kaya nararapat lamang sa kanya maparusahan ng kamatayan. Ako si Mariano Ponce. Meron akong mahalagang itatanong sa inyo. At gusto ko, sagutin niyo ako ng tapat. Si? Si, Senyor. Bueno. Sabihin sa akin ang mga pangalan niyo at kung saan kayo inkumbenda galing. Wala bang sasagot sa inyo? O baka naman nagsitakas kayo sa inkumbenda niyo? Hindi po, Senyor. Nandito lang po kami para dalawin ang mga kaanak namin. May permiso ba kayo sa pag-alis sa inyong inkumbenda? Opo. At kung meron, ibigay niyo sa akin ang sulat ng inyong encomendero. Sinasabi ko na nga ba eh, tumakas kayo. Alam niyo ba kung anong parusang pwedeng igawad sa katulad niyo? Senyor, patawad po. Totoo pong tumakas kami sapagkat nais ho naming manirahan na lamang dito sa Maynila kung nasan ang gobernador-general na labis naming hinahangaan, iginagalang at minamahal. Nang sa gayon, kahit kami ay mga indyo lamang ay makatulong ho kami sa inyong... Makakatulong? Sa anong paraan? Sa tulong ho nito, Senyor. Malaki ang halaga ng mga bulawan na ito. Kung kami ho ay pakakawalan ninyo, batid kong malaki ang maitutulong nito sa inyo. Hindi ka isang lalaki. Babae ka. At kapatid mo si Simeon. Huwag kang mag-alala. Hindi kita ipapahamak. Naging aral na sa akin na aking pagkakamali. Kahit magsumbong pa kayo, wala na rin naman sa isa yung buhay ko. Lalo pa't kapwa rin tayong mamatay kasama ng kapatid ko. Kasama ng kapatid ko, hindi man lang yan nalalaman na magkadugo kami. Mapalad ka. Mamamatay ka na kasama mo iyong kapatid. Hindi tulad ko. Maiiwan ko ang aking mga anak. Ang aking mga anak. Na hindi ko na mapapangalagaan pa. Al muerte del indio. At para sa aking taglay na kapangyarihan. Salamat sa indio. Salud. Salud. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Minaisusa na akong ipahuso kay Senyor Juancho. Nandito ka para magmakaawa sa iyong kapatid. Wala kang magagawa dito. Nakapagpasya ng Senyor Juancho. Kaya bumalik ka na sa iyong kwartel. Balik! Senyor! Senyor Juancho! Bumalik ka na! Senyor! Paumanhin ko naging mapangas ang aking kapatid. Ngunit nakikiusap po ako na sana patawarin at palayaan niyo na siya. Pati na rin ang babaylan. Bilang kapalit sa nagawa kong tulong sa paghuli kay Indio. Sa tulong mo?
sa pagdakip sa Indio? Batid po ng lahat na hindi mapapabagsak ng mga soldado siya si Indio kung hindi ko ginamit ang lason sa kanya. Ito ba ito? Ingrato! Ingrato! Senyor. Batid niyo kung ang katotohanan na aking nagawa. Ito ba ang pabuhay ng aking matatanggap? Pakuhalan niyo po ang aking kapatid na si Fernando. Nakiiusap ako, Senyora. Mga kasama, balita mula sa encomienda. Tatay Cosme! Tatay Cosme! Si Simeon! Nasa panganib si Simeon! Bakit? Ano nangyari sa kanya? Nagtaksil daw po siya sa encomendero. Bukas po, papatawad siya ng parusang kamatayan. Abrelo. Kunin mo na yung kapatid, Cesario. Paano siya? Ikaw lang, iho, ang may pahintulot ng senyor. Bukas, mamamatay si Indio kasamang babaylan na yan. Nagmamakaawa po ko sa inyo. Baka wala niyo na rin po ako. Parang awahin na po. Uray. Ama. Anak ko. Uray. Hanapin ko sila. Hindi ko sila pababayaan. Kasana nilang sa iyong kapatihan. Fernando, halika na. Walang galang po, Senyor. Hindi niyo po dapat pinagbigyan si Cesario. Lalo't lumalabas, nakapanalig ni Indio ang kanyang kapatid. Malaki ang nagawa sa atin ng iyong soldado, Javier. Totoo naman ang dahil sa kanya ay kaya niyo nadakip ang Indio. At hindi dahil sa'yo. Ang laso na galing sa anumang halaman na siyang nakadaig sa lakas ng Indio. Ang lakas na ngayon ay hawak mo na. Kaya posible rin na madaig ka ng laso na ito. Ang laso na alam ng Indiyong soldado kung saan at kung paano makukuha. Hindi naman sa tinatakot, Tita Juancho, pero parang delikado ka rin sa Indio soldado. Elena! Saan mo nakuha ang pansuhol sa soldados?
Mula yun kay Esperanza. Kay Senyorita? Bayad utang sa buhay ng aking itay na pinaslang ng kanyang ama. Elena, walang kasalanan si Esperanza sa pagkamatay na yung ama. Hindi niya kagusto nang nangyari. Naging kaibigan mo si Esperanza at narito rin siya sa Maynilad. Hindi ba natin siya hanapin? Mabait si Esperanza. Nakatitiyak ako kung tutulungan niya tayo. Nay, hindi tayo hihingi ng tulong kay Esperanza. Marami pang natirang alahas at ginto dun sa mga ibinigay niya sa akin. Higit pa yun sa kakailanganin natin upang mamuhay dito sa Maynilad nang walang tulong niya. Anong nangyari? Anong nangyari? Padre, nanaginip po ako. Sinusugod ako ng itim na ibon. Itim na ibon, senyorita? Bakit, Rodora? Pamahiin ho kasi na kapag nakakita ho kayo ng ibong itim, ito ho'y nangangahulugan na may taong malapit sa inyo na mamamatay. Kalokohan ang mga pamahiin na yan, Rodora. Yan ay gawa-gawa lamang ng mga taong hindi nag-iisip at walang pananampalataya sa itaas. Iha, magpahinga ka na. Sige. At ikaw rin, Rodora, magpahinga ka na rin. Vamos! Bagay magpapahamak muli sa'yo. Makakabuting umalis ka na upang hindi ka na mapag-initan. Ngunit, Tuhay. Cesario. Magandang gabi, Senyor. Pinapatawag ka ni Senyor Juancho. Padre, pamanhin po. Pedro, Manding. Padre, batid niyo po ba ang kaparusahan ni ginawad kay Simeon? Akala niyo ba, hindi ko alam kung ano nangyayari dyan. Padre, maaari niyo bang tulungan si Simeon? Kilala niyo siya sa pulsa kanyang pagkabata. Kaya batid niyo na hindi masamang tao si Simeon. Nauna na akong subukan kausapin yung mga soldado para bigyan ng magandang paglilitri si Simeon. Di man lang ako pinapansin. Si Juancho pa kaya. Wala. Wala na akong magawa para kay si Simeon. Nunca he podido hacer nada parar los abusos de mis compatriotas en estas islas. Ako na lang ang hihingi ng paumanhin sa inyo. Paparusahan na ng kamatayan. Wala ba tayong gagawin upang muli siyang iligtas? Hindi ba nakasundo na tayo? Nahihiyaan na lamang ang kanyang bugna? Ngunit hindi pa siya nararapat mamatay. Hindi ito ang kanyang bugna. Ano ang kinatatakot mo sa kamatayan ni Hangin? Tama si Ribong Kilat. Walang sinuman sa inyo ang gagawa ng anumang dahilan upang hindi maganap ang dapat mangyari kay Malaya. Nakagapos po siya sa bakal at duguan nung iniharap sa madla. Nagtataka ho kami bakit parang nanghihina siya. Wala ho siyang pinakitang kakaibang lakas.
Pero hindi na ho namin inalam kasi tumakbo na ho kagad kami rito para ibalita sa inyo. Yan ang matagal ko nang kinatatakutan para kay Simeon. Ang mismong kumupkop, ang siya rin papaslang sa kanya. Ito na marahil ang parusa kay Simeon. Sa pagpanig niya sa mga dayuhan, ang mamatay sa kamay nila. Yan ang hindi natin dapat hayaang mangyari. Dahil kailangan natin si Simeon sa ating hanay. Mga kasama, magsipaghanda kayo. Bukas, ililigtas natin si Simeon. Dinalo ng mga diwata si Indio kagabi. Hindi ba delikato yung para sa ating Juancho? Kung tutuusin, kasing makapangyarihan ko na sila. Kaya kaya kong kalabanin ang kahit na sinong diwata. Hindi niyo na matutulungan si Simeon. Pakilala ka! Totoo, Mang. May mga diwata sa lupay ito. Wala nang taglay na kapangyarihan si Simeon. Ihanda ng lahat para sa igagawad na kaparusahan sa babaylan at sa Indio. Ibig sabihin, hindi na kaya ipagtanggol si Simeon ng kanyang sarili. Kayang-kaya na siyang paslangin ni Senyor. Bilang representante ng hari, hinahatulan kita ng kamatayan sa pamamagitan ng paghila ng iyong katawan ng mga kabayo.